mag-literal interpretation without grammatical interpretation. Hello? Tutulog na yung iba sa inyo eh. Oh, ikitingin kailangan malaman nyo ito. Ngayon, for example, like, ako ay nag-preach sa Cebu at sinabi ko na itong salita ng Panginoon nating ito, hindi to inspired. Na-offense sa akin ng mga pastor. Bah, si Pastor Abante pala, hindi naniniwalang inspired ang Bible. Hindi po. Naniniwala ako yung original Bible inspired. Naunawaan niyo ba? Yung original Bible po na sinulat in Hebrew, Aramaic, and Greek, inspired po yun. Why? Because it was the writers themselves. Napag-usapan ng inspiration of the Bible. Napag-aralan niyo ba yun? Ha? Ang inspiration po, hindi lamang ang writings, including the writers. Hindi pwede maging inspired ang writings kung hindi inspired ang writers. At kinakailangan din naman, alamin natin ang ibig sabihin ng divine inspiration. Bakit? Sapagkat yung Greek word ng inspiration, walang anumang English na salita yan. Theopneustos. Sa Greek, sa English, God breathed. Hindi po inspiration. Kung talagang iisipin nyo mabuti, ha, ginamit lang inspiration because there is no proper English word to translate the word theopneustos. Kaya ngayon, akala ngayon ng ibang mga nakakaintindi o yung gustong umintindi, na ang Bible ay tulad yan ng inspiration ni William Shakespeare nung sinulat niya ang Macbeth o Merchant of Venice. Iba po yun eh. Am I right? Oo. Ang pinag-uusapan po natin, divine inspiration. Ito ha, sabihin ko ba sa inyo para malaman nyo ha. Yung bang translation inspired? Hello? Kayo ba pinag-aralan nyo sa Bible school yan? Ang pinag-aralan nyo lang, ang inspiration of the Bible, correct? Ang tanong, what Bible? The original Bible. Walang inspired na translation. Don't you know, there are more than 200 translations of the Bible today. One of them is the King James Bible. Oo. Ngayon, tinuturo namin niya sa Bible College that the King James Bible is preserved, not inspired. Amen ba? O maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo mayroong mali sa King James Bible? Ay, may mali sa Bible? Hindi, yung translation. Merong ilang mali na salitang ginamit sa translation. Huwag natin pag-usapan niya, baka malito pa kayo. Pag-uwi niyo rito, imbis na ang mata nyo, gumaga nun eh. Oh. Oh. Two semesters yan, tinuturo sa Bible College namin yan. Oh. Kailangan kasi, doon tayo natatalo ng mga talagang nag-aaral ng Bible. Kaya alam nyo, sa totoo lang ha, kahit na yung mga ito, sino rito ang dating ABWE? Taas sa kamay. Isa. O, ikaw ba yung nag-graduate sa Doon? Saan nag-graduate? Kay Tikling? Kay Tikling ka, di ba? Alam niyo ba ang akala ng mga katulad ninyo sa mga Bible Baptist? Wala pinag-aralan. Dahil bata ka pa. Mga kilala ko yung mga tanda ng pastor eh. Bakit? Talagang kasi, pag ikaw nag-aaral ka sa kay Tikling, kaya kita nyo, alam ko yung Bible College nila, kay Tikling Taytay o Doan, dalawa lang yan eh. Di ba? Doon talaga, ha, sub-sub ang utak mo sa pag-aaral.
Sunog kila yan. Hindi yung Bible college natin, tatlong araw sa isang linggo. Pwede ka bang mag-absent? Oh, pagkatapos, naasal sa iyo yung missionary, pinag-graduate ka na. Oh, ayan. Bira. Alam mo sa Bible college namin, 8 taon na kaming walang graduation. Closing ceremony lang. Bakit? Pag dumaan sa akin ang estudyante, hindi pumapasa eh. Uulitin niya uli. Hindi uli papasa. You know, why? Because when you speak of education, you speak of an scholarly, ha, education of biblical truth. Oh, well, yun lang, may ano lang yan, yung pang medyo ano na yan, yan ang ating ano tawag doon, pagkakain ka, yan ang ating ano ba yung unang ano, pag kumakain ka bago yung main course, appetizer, appetizer, medyo ano na kayo, no, medyo ah.